mga ka-Jansky, kumusta po kayo? So sa ating mga kababayan dyan na kung saan mong bansa naroon kayo, ay mag-ingat po kayo lagi. So keep safe everyone. So anyway, for today's video ay may bago na naman po tayong i-share sa inyo ng mga ritual na yan, na kung saan ito po ay pinapagana natin yung ating mga isipan na ang ating hinihiling na bawat bagay ay ating minamanifest. Okay? Ito yung tinatawag nating law of attraction. So kung ikaw po ay mahilig sa mga itong usapin, well, ang video na to ay para sa iyo. So without further ado, let's start now. So welcome back mga ka-Jansky. So bago po natin simulan ang ritual na ito, ay kinakailangan na meron po tayong 100%ng pagtitiwala, na meron po dapat kayong trust, believe at faith sa bawat bagay na ating imamanifest, dahil ito po ay nakasalalay o nakadepende sa inyo kung paano po kayo magiging successful o magiging matugumpay sa bawat bagay na ating ihihiling o gagawin sa ritual na ito. Alright? So ang kakailanganin natin ay yung kanilang mga damit, dahil kung imamanifest po natin na kung kayo po ay may mga partner na lagi na lang po kayong nag-aaway o wala pong pagkakasunduan, o kung kayo po ay mag-asawa, may threat po sa inyong pagsasama na meron po mga third party or mayroong mga babae or lalaki na involved, na feeling nyo ay mauwi na ito sa hiwalay at meron pa kayong mga anak, okay? So kung gusto nyo itong maisalba, ay gawin nyo lamang ang ritual na ito. So kumuha po tayo ng kanilang damit. Pwede po yung kanilang mga brief, yung kanilang mga or shorts or t-shirt, okay? Kahit anuman po yung gamit nilang mga damit, ay kuhalin po natin at gabitin po natin yan sa ritual na ito. Ang gagamitin po natin pa dito, isa lamang po. At ito po ay dapat ninyo pong isipin o pakatandaan kapag tayo po ay pumapasok sa ating bahay, sa ating mga pintuan. Ano po yung unang tapak ng ating paa, ang unang ginagamit natin o pag nag-i-step tayo sa floor, yung right back or left, okay? So kailangan yung tandaan yan bago nyo gawin ang ritual na ito. So kayong araw na ito, kapag pumasok po kayo sa inyong pamamahay, at kung right feet yung unang yung tinapak sa inyong loob ng inyong pamamahay pagpasok nyo sa inyong mga kwarto o sa inyong mga pintuan, sa inyong mga main door, ayun po yung gagamitin natin sa ritual na yon, okay? Kung left naman, ay wala pong problema, okay? So kung halimbawa right, so kumuha lamang po tayo ng olive oil, okay? Wala pong ibang oil na pwede natin gamitin. Olive oil lamang po sa ritual na ito, okay? Ipahid po natin yan sa ating paa, sa ating talampakan, sa ating ibaba ng ating mga paa, sa ilalim, alright? Para po magising, okay, yung ating energy, yung ating vibration na yan, para po gagawin natin sa ating ritual. Pagkatapos natin i-apply ang olive oil na yan, ay ilagay po natin yung ating damit. Halimbawa po, pinili niyo po yung kanyang underwear. Ilagay po natin yan sa sahig, okay? So gawin po natin itong ritual sa isang sulok na bahagi ng inyong bahay na kayo lamang po, na kayo po ay komportable, tahimik at wala pong distraction. So maaaring gawin niyo ito sa inyong mga kwarto, alright? I-off niyo yung inyong mga cellphone, yung inyong mga TV para makapag-concentrate at makapag-focus po tayo. So ilagay po natin yung kanyang underwear sa sahig, okay? Shorts, t-shirt, wala pong problema. Depende sa inyo. Ilagay sa sahig at tapakan po natin ito, okay? Tapakan po natin ito kung ano po yung unang paa ang inyong pinapakpapasok sa inyong mga bahay, alright? So, tapakan po natin ito, tayo po ay magmamanifest. So, halimbawa po kung ating mga asawa, okay? Sambitin lamang ang kanyang full name, okay? Halimbawa, ikaw si P. Santos, ikaw ay inuutusan ko na magiging akin lamang, makikinig ka sa lahat ng aking sasabihin, ikaw ay magiging responsable sa akin at sa aking mga anak, hindi ka natitingin sa ibang babae, babalik ka na sa akin, or pwede rin na ikaw ay tatawag sa akin agad-agad. Kahit ano po yung inyong gustong sambitin, mga ka-Jansky, na gusto nyong mangyari, okay, sa inyong mga kapareha, ay sambitin nyo po yan, okay? At sambitin nyo po yung kanyang buong pangalan at ang inyong mga intensyon. Asawa nyo naman may mga kabit, okay? So ganun pa rin, sambitin nyo ang kanilang full name. Masabihin nyo na, ikaw, Jose P. Santos, hihiwalayan mo ang iyong kabit. Ikaw ay babalik sa akin agad-agad. Makakalimutan mo ang lahat-lahat, okay? So ako lamang ang babaeng iyong pakakamahalin at iibigin. So kahit ano, mga ka-Jansky, palakasin natin yung ating mga paniniwala, okay? Yung ating vibration, yung ating energy, okay? Para ipaabot po natin sa universe. Na deserve po natin na maging masaya. Deserve po natin na magkaroon ng magandang pamumuhay, na hindi po laging problema ang ating kinakaharap. Dahil tayo po ay deserve ng
tayo ay mamahalin, di ba? So, parating natin yan sa universe. Halimbawa naman, kung gusto nyo pong i-manifest ang inyong sarili, mga kajansky, na kung kayo po ay mga taong maraming mga problema sa buhay, especially sa pinpananalapi, na lagi na lamang pong nasasaid at lagi nangangailangan, di ba, sa hirap ng buhay, especially sa pandemyang pang ating kinakaharap, pwede po nating i-manifest yung ating sarili. So, yung ating gagamitin damit ay damit po ninyo, okay? Pwede gamitin yung underwear ninyo or yung mga damit ninyo, kahit ano, okay? Dahil i-manifest po natin yung ating mga sarili. So, same pa rin, pagka-apply ng olive oil sa ating mga paa, so, tatapakan po natin yan at magmamanifest po tayo. So, ako po si Janice, like po, for full name, ganun. Intention ko ay sabihin nyo ang inyong intention na ako po ay magkakaroon ng magandang oportunidad or magandang posisyon sa aking trabaho. Lalago po ang aking pangkabuhayan. Magkakaroon po ako ng magandang kita or bibigyan nyo po ako ng mga idea para po kung ano po yung mga negosyong nararapat para sa akin. Hindi na po ako mangangailangan ng pera. Yung ganun, mga kajansky, kung gusto nyo i-manifest na, kung gusto nyo pong maiba yung takbo ng inyong pamumuhay kung lagi na lang po kayong minamalas. So, gamitin nyo po ang inyong mga damit, okay? So, kung sarili nyo po ang inyong i-manifest. Because we deserve to be happy, mga kajansky. We deserve to have a good life. At tayo naman po ay hindi naman po tayo tamad. At bakit po laging ang dalang ng swerte? Dahil sa may mga inggit na yan, mga negatibong enerhiya na nagmahad lang o kumukontra sa ating pag-angat. At kung yun namang imamanifest natin na meron mga ibang babae yung inyong mga asawa, hindi natin deserve yan, di ba? Naging maputing asawa tayo, tapos ito lang ang mangyayari, hindi nyo yan deserve. So, kailangan natin gawin, gumawa tayo ng paraan na iparating natin sa universe na mag-iba yung takbo ng inyong pamumuhay at kailangang i-stop yan o kontrolin, di ba? So, nasa atin po kung palakasin po natin yung ating paniniwala. At gagawin lamang po natin ito, mga kajansky, okay? Sa hating gabi, mga alas 12 ng hating gabi, okay? Magmamanifest tayo at gawin natin ang ritual na ito. Good luck, mga kajansky, at i-claim na natin yan, okay? Yung mga swerte at yung ating mga intensyon na ito po ay mangyayari. So, kung meron po kayong mga katanungan na gusto nyo pong iklaro o hindi nyo po naiintindihan, ay i-comment nyo lamang down below, alright? So, maraming salamat sa inyo, mga kajansky, sa inyong walang sawang pagsuporta at panunood dito sa ating channel. Dahil kung wala po kayo, ay wala din po itong channel ko. So, I need to say bye now and keep safe, everyone. Thank you for being with me today. Bye!